Sila ang tunay na dapat magpaliwanag sa taong bayan kasi ito'y kwarta pera natin. Pera ng taong bayan. Kasi ang battle cry ni Senator Manny Pacquiao is walang korupsyon. Kailangan daw pag may korupsyon, isumbong sa kanya. Bago sana siya umalis, sinali na sana niya ito ang pag-imbestiga sa kanyang sarili. Kasi taga-Sarangani siya. Ito napakalaki, nakalanglang dyan. O, di bumabalik sa mukha mo yung sinasabi mo. Bakit kinu-question mo muna yung mga departamento na under kay Pangulong Duterte? Sinabi ng Pangulo, patunayan mo, huwag kang umalis. Lahat ng mga korupsyon dyan na sinasabi mo, ilahad mo. O, tutukan mo yan, upuan mo yan. O, tapos, naglagay ka ng maraming mga papel doon, nilagay mo, tapos umalis ka na. Eto pa pala, meron. Nasa bakuran mo, Senator Manny Pacquiao. At isa ka pa sa proponent, Senator Manny Pacquiao. Isa ka sa proponent. Napakalaki, hindi mo ba nakita? Ayan na, may sinasabi ang Bible dyan eh. O, sinasabi ni Jesus Christ. Sabi niya, bago mo kunin ang troso sa mata ng iba, bago mo kunin ang muta ng iba, tingnan mo muna yung troso na kahambalang diyan sa mata mo. Di ba sinabi niya yun? Nasa Matthew yan eh. O, tingnan ninyo. Sige, pastor, pakibasa. Mateo 7:3, Pastor. At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahila na nasa iyong sariling mata. Ano daw yun? Yung hindi mo pinapansin yung tahila? At bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng inyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Pakikardyan mo nga para mabasa natin kung makardyan ninyo kaagad yan. Bakit mo daw pinapansin yung muta ng iyong kapitbahay? Pero yung tahilan na nasa iyong mata, hindi mo napapansin. Ito ang mga naglabasang malisyoso at fake news sa social media kasunod ng paglalantad ni Senador Manny Pacquiao sa katiwalian at anomalya sa mga ahensya ng pamahalaan. Sa post ni Butch Ruiz Baliao, binanggit nito ang pangalan ni Senador Pacquiao sa umano'y 3.5 billion peso project na Sarangani Sports Training Center. Ayon kay Baliao, inabando na daw ang proyektong Sarangani Sports Complex. Pero ang maling balita, ikinalat pa! 3.5 billion peso Sarangani Sports Project ni Senator Manny Pacquiao ay isa ng abandonadong building at kinakain na ng matataas na damuhan sa paligid. Kabilang sa sumausaw sa tingahing issue si Apollo Kibuloy, leader ng sektang Kingdom of Jesus Christ. Si Kibuloy din ang founding chairman ng Sunshine Media Network International. Pero ano ba ang katotohanan sa likod ng kumakalat na fake news? Ano ba itong lugar at pasilidad na pinag-uusapan? Ang issue ay tumutukoy sa Sarangani Sports Complex na nasa Alabel, Kapitolyo ng Sarangani Province. Taong 2016, isinulong ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani ang renovation at pagpapatayo ng modernong sports complex sa bayan ng Alabel na pinlanong pondohan ng 300 milyong piso. Gagamitin ng pondo para ayusin ang sports complex sa compound ng Kapitolyo na mahigit 2 dekada na, ayon kay Governor Steve Chong Lien Solon. May 2 phasing sa pagpapatupad ng proyekto na sinimulan sa huling bahagi ng taong 2017 na may paunang pondo na 100 milyon pesos. 2018, muling napondohan ng 100 milyong piso ang proyekto. Regional Office at Sarangani Engineering District ng DPWH ang gumawa ng proyekto. Ngayon ay ito na ang Sarangani Sports Complex. May Olympic-sized swimming pool, isang multi-purpose sports event building, at 7 dormitory buildings. May naiwang istruktura na kailangang ayusin pero nabimbin pa ang huling 100 million pesos na pondo dahil inabutan na ng pandemya. Pero saan nga ba nalito si Kibuloy at mga kasama niyang nagbigay ng malisya at nag-aakusa kay Senator Manny Pacquiao?
May dalawang mahalagang batas na dinagdaan si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang Sarangani Sports Training Center Act o RA-11224 at Philippine Sports Training Center Act o RA-11214. Ang dalawang batas, iniyakda ni Senador Manny Pacquiao para itaguyod at paunlari ang sports at suportahan ang mga atleta sa bansa. February 22, naisabatas ang Sarangani Sports Training Center Act o RA-11224. Layunin sa batas na makapagpatayo ng Sports Development and Training Center sa lalawigan ng Sarangani. Nakasaad din sa batas ng pamahalaang panlalawigan ng Sarangani, pamahalaang lokal ng Alabel at Philippine Sports Commission, ang magsasagawa ng mga kinakailangang hakbang upang i-upgrade at gawing moderno ang naitayong pasilidad. Kaya kung may Sarangani Sports Complex na naitayo ang provincial government, makakatulong ngayon ang batas na iniakda ni Senador Pacquiao para matiyak na may kagamitan sa pagsasanay ang mga atleta at mga personnel na mangangasiwa sa maintenance at pagpapatakbo sa pasilidad. Maliwanag din sa batas ang pagmumula ng pondong manggagaling sa Office of the President, PSC at local budget ng probinsya ng Sarangani at Alabel. Pero dahil sa pandemya, nakabimbing ang implementasyon ng batas. Meron palang 500 million budget ang unang administrasyon under Republic Act 11214 na nasinakop na nitong Republic Act 11214, which is the Philippine Sports Training Center, as opposed to the sports facility nga ginatawag Sarangani Sports Training Center. So, ito po ay nagkahalo na ngayon. Hindi na alam ng taong mamamayan kung saan nagpasimula itong 500 million budget kung ano nagamit. At saan din nagpasimula ang 3.5 billion budget kung ano na ang pinaggamitan. Kasi naghalo na yan eh. Maaaring kainin ng 3.5 million budget, 3.5 billion budget, ang 500 million. So, kung ilalagay mo doon, malilito ang tao, naging savings ang 500 million ngayon. Oh, ngayon. Ang katotohanan sa issue, walang basihan ang malisyosong akusasyon dahil wala pa namang inilalabas na pondo para sa Sarangani Sports Training Center Act. Samantala, February 14, 2019, nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang RA-11214 o ang Philippine Sports Training Center Act upang mapondohan ang pagpapatayo ng Philippine Sports Training Center. Kung ikukumpara sa Philippine Sports Training Center Act na malinaw na popondohan ng 3.5 billion pesos, wala namang nakasaad na halagang ipopondo para sa Sarangani Sports Training Center Act. Kaya fake news ang sinasabi na may nagamit na 3.5 billion pesos sa pagpapatayo ng Sarangani Sports Training Center. Ang totoo, ang planong pondohan ng 3.5 billion ay ang Philippine Sports Center na itatayo sa Bataan at hindi sa tinutukoy ni Kibuloy at ni Balyao na Sarangani Sports Training Center. Ang totoo, 200 million pesos ang ginastos sa pagpapatayo ng 7 dormitory buildings, isang multi-purpose building at Olympic-sized swimming pool. Ito ang phase 1 at phase 2 ng proyekto ng lokal na pamahalaan ng Sarangani. Kasunod na aayusin ang dalawang dekadang grandstand na ito na ginamit pa sa palarong pambansa noong 1996. Pero dahil inabutan ng pandemya, totoong hindi pa nagagamit ang pasilidad dahil hindi naman pinapalabas ng bahay ang mga estudyanteng gagamit nito. Kaya pala nakakalito at nakakahilo ang detalye sa mga ikinalat sa social media ay pinagsama-sama ng mga malisyoso ang impormasyon sa 300 million pesos sa Sarangani Sports Complex Project na pinondohan daw ng 3.5 billion pesos mula sa Philippine Sports Center Act at sinasabi nila na ang pondong ito ay sa itatayo at patatakbohing Sarangani Sports Training Center. Isang punto para nagpapakitang paninira lang at intriga ang akusasyon kay Senator Pacquiao ay sa paraan ng pagpapakita ng imahe ng Sarangani Sports Complex. Malabo na nga ang video na kanilang ipinakita, nanginginig pa ang kamera. Pero sa video na ito naming ipapakita,
publiko na ang huhusga. Luma, sira-sira at nabubulok nga ba? Sa pagberipika ng mga organisasyon ng mga mamamahayag na nakatutok sa lumalaganap na fake news, 14 na magkakaibang pekeng balita patungkol kay Pacquiao ang kumalat sa social media. Ito ay mula lamang nitong buwan ng Mayo hanggang nitong 13 ng buwan ng Hulyo. Ang fake news na ikinalat patungkol pa lang sa 3.5 billion pesos na kasinungalingan. Lumabas sa 27 social media platforms tulad ng Facebook at YouTube. Araw-araw, ganyan sila kasipag. Walang humpay. Ganito kadaming uri ng maling balita ang bumubungad at isinusubo sa publiko. Bumabaha ng mga malisyoso at mapanirang balita gamit ang social media. At ang main target nila na gawa ng tahi-tahing kwento, si Senador Manny Pacquiao.